Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung wala, wala na ko doon sa... Wala tayo doon sa AAP. We are just talking about PNP. Yung PNP na bukos sa Manel, ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police business. And in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga police na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga police na yun. Andito ngayon, sa inassign mo dito sa Crame or sa Region 4 ba yun? If you are for localization, para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga-Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Filipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you, ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 na sa complement. Wala na ko doon sa... Wala tayo doon sa AAP. We are just talking about PNP. Yung PNP na pag-usapan natin, ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko, pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang pangulo, pwede ba na yung 31 na yun? Bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga-Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Davao na talaga, hanggang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's the only one, the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yan, I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel.
based on sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. We, I have no, hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman na GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Are you a chairperson? Hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. No? Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. No? Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala na bang nakadeploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga natin i-secure. So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as chief MP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, you are chairperson. Thank you. Thank you very much. Salamat. Senator Rubin Harpadilla, General Senator Bunggo. Apo, mahal na taga-pangulo, wala na po akong masasabi. Usapan na po yan ng dalawang isang dating PNP chief at ngayon ay kasalukuyan. Mayroon na pong pumasok dyan. Siguro po ang ating kaibigan. Thank you, Senator Rubin Harpadilla. Gusto mo pa marinig? Pakinggan mo muna yung opening statement, Senator Bunggo, before I will let you leave. At saka, go ahead, Senator Bunggo. Salamat, Mr. Chair. Let me remind the PNP that in its operational procedures, only necessary and reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. The operational manual of the PNP also states that the use of weapons are only in lethal approach and as a last resort if the suspect is armed and dangerous, or if there is unlawful aggression or intention to cause severe injury, serious bodily harm, or death to police officers and other people. At sa mga nakarang araw po, may reports po nakarating na meron po mga naka-deploy na SWAT team, no? PNP SWAT team in full combat gear. Naka-full combat gear sila sa palibot ng central compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagdudulot po ito ng panic. Siyempre, lalo-lalo na po doon sa mga bata, sa mga estudyante, nagkaka-trauma po sila. As vice chairman po ng Committee on Public Order, hindi ba ang motto ng PNP is to protect and to serve? Serve who? Yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman. Not to scare. Not to scare po. Alam nyo naman, sir, alam na alam nyo, lahat po yan. Panahon ni dating Pangulong Duterte, full support kami sa police, lalo-lalo na po in line of duty, ikipagpatayan po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong nun, doblehin, taasan ang sweldo ng ating police, uniform personnel. We work with various executive agencies and the entire Congress na may isakatuparan ng pangakong binitawan. At dahil ako mismo, ako na utusan ni dating Pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin. At ngayon, hanggang ngayon, full support naman po kami sa inyo. Mahal na mahal po namin ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang uniform personnel. Hati lang po dito, sana po ay maging non-partisan kayo. Gawin niyo lang po ang inyong trabaho, protektahan ang karapatan ng Pilipino. And every operation should be conducted within the bounds of law. Kawawa naman po yung mga police na no choice, kundi sumunod lang po sa utos.
sa taas. Alam ko mas maraming police ang professional at magagaling. Alam niyo po yan. Dito lang kami to support the police, pero sana po ay maging maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalo-lalo na yung mga bata. Yung mga bata na natutrauma po ko. Wala, hindi, wala naman sigurong teroristang, hindi naman po siguro teroristang hinahanap ninyo. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Pinapalalahanan ko lang. Gawin nyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Bunggo. Alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya maraming salamat. Yung tanong mo kayang isyo about yung mga naka-SWAT uniform na nakatayo na parang na-terrorize yung mga tao doon sa malapit sa Kingdom of Jesus Christ. Andito si RD, Pero 11, General Tori. Can you enlighten us what happened? Bakit nakaganon? Maraming SWAT doon na naka-itim at pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw nameplate. Hindi daw nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na ganun, ayaw mo lang nakausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Sir, yeah, wait, you have the floor. Thank you, sir. Good morning, sir. I take responsibility for the deployment of those personnel, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Mm. Ang mga SWAT na yan, sir, tsaka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan. Because, kung titinangan natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating i-serve ang warrant at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talaga napakalagay ng resistance. And we are very, we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas, sir. So, with the force that we saw last June 10, hindi sir, malayo na talagang pwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks, sir, in these past few days, last week, napakaraming lumabas na mga trucks, na container vans, buses, na hindi na natin nati-check, sir, dahil sa kakulangan nating pwersa. So, ay, alam mo, Nick, General Tori, we are not questioning your mandate. Yes, sir. Mandato nyo yan. Yes, sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kibuloy, but meron sa existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job as law enforcement officer. Gawin talaga nyo yan. Yes. Diba? Ang akin lang, yung matakot yung mga taga-Davao, na, ano ito? Minarcelo na ang Davao. Alam mo na yung tawag dyan, yung sabi ni Senator Robinson Padilla, nagbablagir-blagiran na kahit anong sinasabi na nilusob na ang Davao ng mga SWAT na nakaitim, na walang pangalan, nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong ng media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw kausapin yung mga tao. Parang na-terrorize ang tao. Alam mo, nung nakita ko, ha, Nick, nakita ko yung uniform nila, tinignan ko talaga sa media, sa cellphone yung kanilang patches, yung unit. Nung nakita ko na RMFB11, gusto ko sabihin sa mga tao na no cause for panic, mga tao natin yan. Mga local police natin yan. Kasi sinasabi nila, ano, RMFB ba talaga yun? Or yes, mga galing sa ibang lugar na police? RMFB, sir, galing sa RMFB11. Rescue, sir. Kaya nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa Daba, huwag kayong magpanic dahil mga tao natin, mga police natin yan. Baka mamana, yung mamaya, team leader dyan, yung anak ko pa, na si Lieutenant Rack de la Rosa, na official ng RMFB. Kaya huwag kayong matakot, pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga police natin na kahit na nagpe-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin. Tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, kung lang ito amin, yung police visibility nila ito, wala ba kaming karapatan duty namin ito na mag-provide ng police visibility. Trabaho naman ito, pwede naman lang sabihin ganun para huwag matakot ang mga tao, pero hindi nagsasalita, walang mga nameplate, ang mga mukha naka-cover. Kaya ang tao na intimidate. So dapat you should be there to normalize the situation. Huwag natin takutin yung tao. Yes. Ha? Pacify.